We are stranded sa Islang Hugis at susubukan namin tumira sa isla na may hugis na kakaiba. Pero hindi lang pala malaparaisong dagat ang aming matutukresan, kundi pati na rin ang lihim nitong nakaraan. Sikat na artista nung dekada 90 para makatakas sa kulungan dito daw ang ginawang taguan. Hindi siya nahuli. Pero ang plano naming tatlong araw na manirahan. Umalis na yung bangka namin. Stranded na kami dito sa island. Dahil sa paparating na bagyo, mababago ng biglaan. May bagyo. Oh my God, si Kuya sana sunduin ka. Makaalis kaya kami bago tumama ang bagyo sa lupa. Samahan nyo kaming tuklasin ang isla na may hugis na kakaiba. Good morning! So, nagpakargal lang kami, stopover sa Glen. Kanina kami umalis, past 5. Kasi medyo... malayo yung pupuntahan namin. Maganda yung shape ng pupuntahan namin na island ngayon. Mahaba pang biyahe. Tara, let's go! Nasa bayan na kami ng Lapo. Wala na yung tikoy? Walang tikoy. Stopover sana kami para bumili doon sa inaabangan niyang ano, tikoy. Bakit tikoy? Ay, plan tayo doon ang kainin. Nakapasok na tayo sa bayan ng Panganiban. Dulo pa lang to, wala pa tayo doon sa mismong sento. Puro mga sa oras pa. 45 minutes. Yeah. Papunta sa bayan? 30 minutes, hindi ko sigurado. Kaya maniwala sa akin, hindi ko sure. Iisa pa lang ang bukas na kainan namin na daanan. Simula kanina, nagbiyahe kami. Hindi rin daw ganun kaganda biyahe na maaga, sabi niya. Kaya niyang taisi ng init para sa pagkain. Yes! So, nakahanap na rin kami ng mga kainan, almusal, pares na... Sa akin, pares. Sa akin, sisling papa. Ano, kumusta ngayon yung sisling? Tinikman ko yung iyo. Ay, hindi ako matarap. 20 pesos lang. Good pa, good. Pinagpatuloy na namin ang biyahe hanggang sa marating namin ang sentro ng bayan ng Panganiban. Pero napag-alaman namin... Pagpunta lang kami yung... Hindi siya port eh. Hindi siya port. Oh. Basta yung daungan na... May kakausapin. May kakausapin. Na wala palang pambasiherong bangka na maghahatid sa amin. Kaya nagbaka sakali kami magpaasi sa munisipyo at literal na nag-walk-in dito. Pagpunta kami ng tourism office. Check natin kung paano tayo makakapunta. Kaya, dito kami sa loob ng munisipyo ng Panganiban. Nausap na namin si Sir Tres. Tama yep. Sir Tres. Hello! May hatid lang ng kalalanan. Nakiusap kami magpahatid at eksaktong nasa opisina ang residente ng Karating Isla. Kaso hibas na daw ang tubig or low tide kaya hindi na makapalaot. Pero sakto dahil yung caretaker ng kalalanan ay Karating Isla lang ang bahay. Di tayo, minahanap tayo yung bangka. Sinamahan kami para maplatsa ang ruta. Dito tayo sa Mambulaw Bay. Dito natin. At sa wakas, eto, aabante na tayo. What it feel like to see the truth is still ignored. Whether in denial or out of it, it's still important. I'm from where they sold me. Simula nang pumatak ang ulan. Pero ano pa bang magagawa natin kundi magpabasa na lang. Dahan-dahan lang tayo kasi mababaw na, naghibas na yung tubig, low tide na. Ayun, sad. Ito yung pinangangambahan namin low tide kanina. Buti na dadaanan pa. Mataas yung hibas, umiikot pa daw sila doon. Makalipas ang 40 minuto, nasulya pa na namin ang ulo. Nakikita ko na yung Kalalayan Island! Alright, we're here. Ay, pagka-Sabado lang. Pag weekends daw, marami dumadahe dito, kaya sakto yung dating namin, walang ibang tao. Okay. Salamat, Kuya! Umalis na yung bangka namin, stranded na kami dito sa island. So, maghanap tayo ng mapipwestuhan yung mga gamit natin. Una namin ginawa, nag-set up ng camp para kung sakaling umulan ay meron kaming masisilungan. Okay, tapos na yung ginawa natin na tolda. Na-awning. So, ito na siya. Tara, tayo dito. Tara. Oy! Sarap lang tumambay muna dito at humilata. Pero tanghali na, kaya sinimulan na namin mag-set up ng kusina. Lunch namin, inihaw na isda. Dito muna kami manananghalian sa ilalim ng puno. Dahil tutok pa ang araw sa ginawa naming awning. Kain na tayo, lunch time. Meron tayong matambaka. At saka, wait lang. Basta yun. Oh, yellowfin. Hindi ko alam kinahanap yung Tagalog ng salita. Sauces, chili garlic, at saka... Tahimik lang na nang halian ng isda at kanin, pero maya-maya magugulat kami sa matutuklasan namin. Chesta time.
Pero kami, ito yung binili ni Rox kanina na mangga. May nakita akong mangga dito, so bili muna tayo bago pumunta sa isla. After lunch, siesta time, ito yung aming dessert, mangga. Tamis. Ang tamis. So yung plano namin today, mag-ikot. I-explore namin to. Lilibutin namin kung ano meron kasi nakaka-curious yung lugar, yung shape niya. May trivia pala rito. May kwentong bayan. Kwentong bayan. Kwentong bayan, allegedly. May sikat na sikat na actor dati. Nagtago dito kasi hinahunting siya. Hinahunting siya for ano, for illegal possession. Ganyan. So, ang tagal niya dito nagtago, hindi siya nahuli hanggang sinurrender siya nung kapatid niya. Ang tinutukoy naming artista ay walang iba kundi si Idol Robin Padilla. Napagtagpi-tagpi namin ang mga bagay, himik lang. At malaki ang posibilidad na may katotohanan sa naturang kwentong bayan. Dahil dito sa probinsya ng Camarines Norte, sumuko si Senator Robin matapos ang 45 araw na pagtatago. At sa bayan din ng panganiban ang origin ng mga pamilya Padilla at ipinanganak din siya sa mismong probinsya. At yung gusaling nahagip sa aming drone shot, meron mga videos ng mga lokal na mga mangingisda. Dating bahay ni La Robin Padilla. Na nagsasabing dito nga daw ang dating bahay ng senador sa isla. At mas lalong lumaki ang tsansa na dito nga si Idol tumira nang naalala ko'y binanggit sa aming kahapon na trivia. Ninyo ay Kalalanay Island, kung saan si Senator Robin Padilla mismo stayed there for a while. Totoo man or hindi, ito ay kwento na ng nakalipas. Ang sigurado sa ngayon ay ang ganda ng islang to ay walang kupas. Hintay lang natin maalis yung apoy, dapat maaga na lang siya. Kasi pag sinalang ko agad, masusunog yung labas. Hintayin natin mawala yung apoy. Binaligtad ko na yung manok, halfway na tayo, tapos na. Ininit ko na din yung pares, mami. Yes. Oh my God, success! Wow. Instant bonfire na lang dahil alangan yung maghahakot ng gatong sa gabi. Hindi na manok pero parang siyang smoked chicken dahil... Ang sarap. Ang sarap talaga. Tumira na pala. Tumira na ako talaga, ang sarap. Tara, let's eat! Ang sarap talaga, man. Totoo talaga. Siyempre, luto ko. Seryoso, hindi namin alam paano napasarap to na ganito. Asin lang naman yung nakamarinade dito. Pero kasi parang smoke talaga siya na gano'n na yung lasa niya. Sarap talaga, Bin. Asin lang to, ha? Maya maya, tutulog na rin kami. Hindi yun siguro. Lakad lang ng konti doon. Ano meron sa Edith Island? Paggabi. Mag-isa muna ako tumagay dahil si Macy's hindi pa pwedeng sumabay. Wala na sports. Lumapit kami sa dalampasigan para manood ng bituin. Pagkatapos, nagpahinga na din. Na, itulog na tayo kasi tomorrow. Hindi pa pumuputok ang araw ay bumangon na kami. Nagpakulo na ng tubig. Pagkatapos ay naglakad-lakad sa may pampang. Habang nakikiramdam sa kondisyon ng karagatan. May nagbabantang bagyo daw na tatama sa lupa. Kaya malamlam ang kulay ng umaga, di kagaya ng kinangkahapon ng isla. Good morning. Good morning. Medyo makulimlim ngayon dahil may bagyo. May bagyo. Oh my God, si Kuya sana sunduin tayo. Kung hindi pa. Standard tayo dito. Nagtitimpla na ang kape si Rock. Kumukulog na. Enjoy na natin yung mga last few moments na walang ulan. Ang hope lang namin, dumating yung bangka bago tumodo yung ulan. Yung bagyo ba, kailan darating? Oo, alam niyo, kasi nabasa ko, pero andito na talaga. Andito na? Sa isla? Ay oo, sinundan tayo. Nagtimpla na lang kape si Macy habang ako naman nag-iinit ng tinapay. Ay, magtutusta tayo ng tinapay. Ang masarap to eh. Simpleng almusal. Sunog yung ate, bantik ako. Uy, wow. Sakto. Alright guys, welcome sa house tour ni Benjo at ni Rox. So dito, water dispenser yes. Namin. Yes. One bedroom unit. Halika. Balcony. Swimming pool. Kitchen. Dish rack. Ay, wow. Stylish. Ang dami mga hugis ano dito sa isla na to.
Ito, dala kayong almusal namin. In-enjoy na muna namin ang kape sa umaga na parang walang panganib na inaalala habang naghihintay ng kapalaran namin sa isla. Sinamantala ko muna maligo sa dagat kahit mag-isa. Ah, chuba! Itunuloy na namin ang paglilibot sa isla. At ang totoo, pasimple naghahanap na ako ng spot na pwede maging shelter namin kung sakaling abutan ng bagyo. May nakita akong potential shelter. Dito rin natutulog pag maraming tao sa isla ang caretaker. Nadaanan na natin to. Hindi ako sigurado na masusundo kami dahil ang original na plano ay sa makalawa pa ang balik namin sa bayan. Yung biyahe namin dito ay biglaan lang. Kaya ang paghatid sundo sa amin ay sa huling minuto lang na pagdesisyonan. Napadpad na kami sa kabilang side ng isla at yung daan pabalik hindi na namin makita. Ayun pa rin yun! Bote, bote. Doon na tayo. Hindi pa rin, magubad akong damit. Pabalik tayo dito. Ayan, ito. Yan na yun. Possibly, hindi. Sa wakas, nakita din namin yung totoong pasukan. At sakto naman pagbalik namin, ando na naghihintay yung bangka na susundo sa amin. Iba na yung dumating. Dahil kagaya nga ng pinangangambahan namin, hindi daw pwede yung original na kausap namin. Ang dami ba? Ang dilim-dilim na. Kala ko na baka yeah! Ito yung bangka. Paalis na kami. Pakita ko lang saglit yung CR kahit paano. May toilet sa loob. At ito nga pala, nagkalat ang toilet dito sa isla. Okay, tapos na yung time natin dito sa Kalalanay Island. Makulimlim nga lang yung panangin. Kailangan na namin umalis kasi nga magbabagyo na. Time to go! Maraming mga lumang haka-haka at kwentong bayan. Bagamat nakakamangha at nakakahiwaga, bye-bye Kalalanay! Ang mas importante ay ang kasalukuyan. Totoo man o hindi, itong isla ang kanyang pinagtaguan. Isa lang ang sigurado, ito ay isang munting paraiso na masarap balikan. Naputol man ang aming panahon dito ng biglaan, mas mabuti ng ligtas kaysa makapagsapalaran. Dahil marami pa kaming isla at bayan na pupuntahan. Dito na rin kami magpapaalam. We'll see you on our next adventure. Ay! Vlog ang sasabihin ko. So 1, 2, 3, go. See you on our next... See you. See you on our next adventure. Vlog. Thank you.